Hi, my name is Xian Gaza, known as Nyam the Scammer. After 73 courts of penis, 11 warrants of arrest, 3 imprisonments, and 1 guilty verdict, nandito ako ngayon again sa harap ninyo para may expose na naman ng panibagong scam operation ngayong 2019. Last December 2017, I released my Bitcoin scam expose at pinagtawanan lang ako, walang naniwala din after few months, nagkatotoo lahat ng sinabi ko sa expose video ko. Billions of pesos were taken from thousands of investors. Nakakalungkot na pangyayari dahil naging huli na ang lahat. This company was known as Newgy under dun sa mag-asawang Arnel and Leonardi Ordonio. Kung noon, ang ginamit nila as front to operate this massive investment scam is Bitcoin. This time, ang ginagamit naman nila is the farming industry as front. You know, farming industry is a legitimate traditional business throughout the entire Philippines, even way back before, because the foundation of Philippine businesses is agriculture. You know, I'll give you an example. Pagdating sa palay, pag nagtirim ka ng palay, ikaw yung farmer, then this is the landowner, then there's a certain financier or what other or whoever parties pang involved, is mamumuhunan ka ng 30k doon sa isang hektarya, and then after 110 days, pagdating anihan, is magkakaroon yan, magpaproduce yung isang hektarya yun ng 80 to 100 na kaban, and then ibebenta mo yung palay niya yun, depende sa presyo ng bilihan ng palay. That's around ranging from about 20 to 25 pesos per kilo pataas. And then, pagdating naman sa farming or ng baboy, pagdating sa baboy naman, what you intend to do is bibili ka ng 45 days na biit sa mga growers, and then, after 3 to 4 months, ibibenta mo yun, yung buong baboy na yun per live weight na nag-range about 100 to 120 pesos. Same with baka naman na medyo mas matagal naman. Yung baka, bibilin mo yan ng maliit pa lang siya, then papalakihin mo yun for years, ranging from 5 to 7 years. Then after that, saka mo naman siya ibibenta na yung pinuhunan mo yung maliit pa lang siya is mag-range around times 5 o times 6. Matagal na intayan, maliit din na kitaan, hindi kagaya ng baboyan. And most especially, yung pinaka efficient na way ng farming business usually is yung poultry farming. Dito pinakamabilis yung pera, pinakamabilis yung ikot. Why? Bibili ka ng sisiw sa broilers na 20 pesos, and then may mga expenses ka dito sa pag-bilang grower, vitamins, feeds, electricity ng aircon ng farm mo, tauhan mo, and all. So, all in all, ang kapital mo sa isang sisiw, including its overhead expenses, is nag-range siyang around 80 to 90 pesos or sometimes 100 pesos. And after 25 to 30 days, pag ready na for harvest time ito, mangyari dito is ibenta mo siya per live weight na around 90 to 110 per kilo, which is ang isang manok naman is nag-range ang bigat niya from 1.5 to 1.8 kilograms kada harvest niya. So mula dun sa pinuhunan mo na 80 to 100 pesos, pag nabenta mo na ang manok mo, is mag-range na siya ng around 170 to 180 pesos. So mabilis yung ikot niya kasi monthly ang cycle ng pag-grow mo ng poultry business mo. And now, kapag yung farmers or yung farm owners, land owners themselves, ay kinakapos sila sa puhunan, ginagawa nila is they tend to look for financiers and pumapasok sila sa isang venture capitalism deal. At yung venture capitalism deal na ito, naghanap sila ng financier, and this financier, sila yung namumuhunan doon sa palay, doon sa biik, doon sa maliit na baka, doon sa mga sisyo, at sila rin nagpifinance sa other overhead expenses, bayad sa ganito, bayad sa ganyan, bilis sa ganito, bilis sa ganyan. And from there, after how many months, or after a month, how many months, depending kung ano yung product nila, during the harvest time, kapag naibenta na ngayon yung mga goods, nabenta na yung baboy, nabenta na yung palay, nabenta na yung mga manok, nabenta na yung baka, from there is they tend to get a significant portion of the profit na may matitira para dun sa farm owners, dun sa farmers, at sa kanila rin a significant portion ng buong kinita sa isang cycle or sa isang deal nila, whatever their contract is happy silang lahat. Speaking of venture capitalism in the poultry industry,
I know one legitimate right now operating in Pangasinan wherein they tend to expand. Kaya lang, kulang sila sa pondo. So what they tend to do is pumasok sila sa isang venture capitalism deal with different investors, partners, and financiers na itong mga taong ito, sila yung namuhunan doon sa sisiyo. And they tend to cover all the overhead expenses, the feeds, the vitamins, yung electricity, because the farm is air-conditioned, really legit air-conditioned. And what they tend to do is, silang namuhunan sa lahat. Then after harvest times, particularly two harvest times in 60 days, pagkabenta ngayon, because they are contract growers, meron ng sure buyer, pagkabenta ngayon ng mga manok, ang nangyari is, they tend to get a significant portion of the profit, which is 50% fixed net profit for that 60 days kung magkano man yung pinuhunan nila. Now, dahil napakaganda ng business model nitong venture capitalism sa poultry industry, and so with the farm na naikwento ko kanina, papasok na naman ang mga scammer. Using it as a front, lagi na lang. Kapag may magandang negosyo, andun ang mga scammer. Why? Because for every great business opportunity, there is much greater scam opportunity always and forever. Yan. Ladies and gentlemen, ADA Farm Agriventures. Yung mga taong nasa likod dito, they are scammers. Mark my word. Mga kadugo ko yan. Namely, I have a note now. Dominic Ang, kaya nga siya ADA sa kanila kapangalan nito. Jewel Castro, and even JP Cruz na matagal ng scammer na nakasama ko pa sa AIM Global before and different networking companies na puro scam lang din ang ginagawa at napapatalsik sa mga kumpanya at nakakulong na ngayon, is the group behind this particular company, this particular scam operation. I know, mark my word. They have other companies pa na finofront maliban sa ADA Farm Agriventures, which is ClickMax Online Marketing, also another scam under this particular group, this particular syndicate, and they call themselves Mafia. Another thing is the Bricks Game Foul Online Entrepreneur. It's another scam. So they are the one operating it. Mark my word, guys. I know. I'm a scammer myself, so I know kung ano yung scam at kung ano yung legitimate. ADA Farm Agriventures is a big scam. Mark my word. It's another Ponzi scheme na nagbabalat kayo bilang isang poultry venture capitalism business. Using it as in front. Kagaya ng other Ponzi scheme or scam companies around. And, you know, the people behind this company, they are scammers. I know them. And now, going back dun sa scam nila fronting poultry venture capitalism, which is ADA Farm Agriventures. Kaya nahahayaan niyo akong basahin yung isa sa Facebook post nila na ginagamit nila as marketing material para sumakuha sila ng mga investors. ADA Farm Agriventures. Mag-i-invest ka muna para may pang-purchase ka ng chicks, mga sisiyo daw. Para saan yung chicks? Diyan kikita ang pera mo. Kasi yung mga chicks na ipapurchase mo, ipapaalaga mo yan kay ADA Farm in 2 months. My goodness! Paano may papaalagang sisiyo sa inyo? Paano may bibiling sisiyo? Unang-una sa lahat, wala naman kayong farm. Diyos ko, meron lang kayong tarpaulin na nakalagay ADA Farm dun sa isa, nakagitna sa dalawang puno. Sus, Ginoo. First 30 days sa company, ang 100% harvest. Ano nga harvest? Wala nga farm. Medyo wala rin sisiyo. Saan mo ilalagay yun? Ay, kwentong barbero. Oy, second harvest sa investors. Doon kikita ang pera mo. Magkano ang kikitain mo as an investor? They're talking to the investors. 80% lang naman ng i-invest mo ang kikitain mo. At the first place, ang kinikita lang sa isang 60-day cycle or 2 harvest times is nag-range lang, ang net income lang is nag-range from about 65% to 75% net profit mula sa kinakapital mo na sisiyo, including all the overhead expenses. So ang tanong ko ngayon, kung 65 to 75% lang ang talagang legit na kinikita ng isang poultry farm, saan makukunin yung 80%? Saan?
Saan pa ba? E di itatapal mo doon sa next investors na magpapasok sa insured Ponzi na naman. Tapal, tapal, payout, tapal, payout, tapal, payout. There's no legitimate business transaction or business operation that's really happening. Wala naman talaga eh. Finrunt mo lang na naman yung poultry venture capitalism. To continue, 80% lang daw. Halimbawa, nag-invest ka ng 5K after 2 months, si 5K magiging 9K na. 80% ka. Wow, saan mo kinuha yun? Hindi mo naman yung kikitain dun sa negosyo itself na sinasabi mo. Kahit wala kang farm, o sabihin na natin may farm ka, kahit wala ka naman talagang farm, o sabihin natin may farm ka, hindi mo pa rin kikitain yun. Isang malaking kalokohan. Hindi mo lang, imagine gagawa ka nilang scam, hindi nyo pa inayos, hindi nyo pa kinumpit ng maayos. Sus, Ginoo o sablay man, oy. Manlulugi ba ang company kasi malaki ang kinikita ng mga investors? No! Malaki na din ang kita nila sa mga manok na ibenta nila sa market. Ilugi nga dun sa 80%, wala nga ganun. Diyos ko, kami paloko. Ako palokohin mo kapag scammer. Diyos ko, alam ko yan agad. Sa pag-invest lang ba pwede, again, malaki na daw ang kinita. So, kalokohan yun. Sa pag-invest lang ba pwedeng kumita? No. Kikita ka rin through invites. Aba! Naging networking pa ngayon. Through invites ka, invite mo at mag-invest. 5% ng invest nila mapupunta sa'yo. Diyos ko, 80% hindi na nga makukuha ng poultry farm business eh. Magdadagdag ka pa ng other 5%. And another 5% pag nag-pay out na sila. So, ngayon nadagdagan pa ng 10% kung sino nag-invite. Obvious na obvious. Diyos ko. Di nyo man lang pinag-isipan. Sana inayos nyo man lang. Gagawa nyo lang kayong scam. Inayos nyo ng mga computation. O, scam na lang. Ay, nako, tawagin si Gadon. Mga Gadon. Mga bobo. At some point, yes. Pero ang kaibahan, kabila, parang networking din ba? Dinamay pa ang networking industry. E, piramiding kayo na po. Kasi, nandamay pa kayo ng industriya. Dinamay nyo na ang farming. Dinamay nyo pa ang networking. Kaya nasisira ang mga industriya sa inyo eh. At some point, yes. Pero ang kaibahan lang is wala kang ibebentang products. Less stress, less gastos, diba? Sit and wait ka lang. Talagang walang maibebentang product dahil wala kayong farm. Less stress, less gastos. Naku, more stress kasi sit and wait. Wait na mawala yung mga pera nila pag nag-collapse na at wala na kayo mapayout at nagsipantago na naman kayo at nakulong kayo parang ako. Alam ko na yan. Don't me. Sus. And there you go. Nasabi ko na lahat ng dapat kong sabihin. Sabi ko na lahat. It's up to you guys. Kung maniniwala kayo or tatawanan niyo na naman ako kaya nung Bitcoin scam expose ay kaya then bandang huli. Nga lahat. At tangay ng libo-libo, milyon. Basta ako, I believe that doesn't mean you did something wrong in the past, eh, you cannot advocate against it now. I learned my lesson big time, really big time, and now I felt like I have this certain responsibility to the Filipino public to expose different scams and to say the Filipino families na mabiktima at mawalan ng pinaghirapan nilang pera because of these opportunist scammers na kagaya ko before. Yun. My name is Xian S. Gaza saying damn! Thank you for listening. God bless y'all. Bye-bye.